بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagong lahat tayo muli ay magbukas sa pagdakila sa ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad, na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapepaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang nagsusunod sa kanya at nagsusunod pa hanggang sa huling araw. Tunay po sinabi ng propeta Muhammad na magpapala ni Allah sa kanyang kapepaan, tulad na rin ang binanggit ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad, ang pinakamainam na salita ang aklat ni Allah at ang pinakamainam na gabay na dapat sundan ng mga Muslim ay wala na masihigit pa sa sunna o bahagda na iniwan sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Pakad kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana," na tunay na nasa inyo ang mabuting halimbawa na iniwan sa atin ng huling sugo. Tunay po na ang malalang bagay ng bunas sabi-sabi, lahat ng sabi-sabi imbento at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ng impyerno, nawa ay layo tayo ni Allah patungkol dito. Tunay po na sabi natin na karimari-marim ang lugar na saktanan, no? Ang parusahan doon sa lumalaglab-lab na apoy ng impyerno, kaya naway ilayo tayo ni Allah patungkol dito. At ito ay natutunan natin sa pag-aaral natin patungkol sa Aqidah series, ang patungkol sa apoy ng impyerno, wa'yadu billah. Para doon sa tanong, unang sabihin natin na tayo pumuri at pagpasalamat uli kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil natapos na naman natin ang isa sa mga obligadong gawain, ang Salatul Asr. At tayo ay sa ating faraj, sa ating bakanting oras, tayo muli ay sasagot sa tanong ng kapatid, inshallah, no? Dahil ito ay isa sa mga bagay din na sabi natin na dinaranas, no? At nangyayari sa buhay ng isang tao, lalo na dun sa bagong yakap sa Islam. Kaya ang tanong ng ating kapatid, sabi niya, "Brother, bakit daw nung yumakap sila sa Islam o yumakap siya sa Islam, ay parang naging mahirap daw yung takbo ng buhay." Diba? Subhanallah, napakaganda. Napakagaling. No? Bakit daw mula nung nag-Muslim siya ay samot-sari na yung dumarating na problema, pagsubok, mashallah, Allahu Akbar. No? Nasabi nga natin, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng binanggit natin ng mga nakarang araw, no? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Na ang buhay dito sa mundo, ito ay paraiso para sa mga walang paniniwala, at ito naman ay kulungan para sa mga mananampalataya ni Allah. Kaya kung nagagawa mo ang bawat gusto mo sa buhay na ito, ay magtaka ka. Kung ikaw naman nahihirapan, alhamdulillah. Dahil ito ay isang tanda na tayo ay tumatahak sa tuwid na daan, sa dinaanan ng mga salaf o mga naunang henerasyong tao na relos at mabuti, na tinahak ng mga sugo at propeta, alhamdulillah. Ito ay ang siratan mustaqim. Kaya sabi natin, maraming mga tao tuloy nagtatanong, bakit daw ba nila lang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay dito sa mundo, samantalang ating natutunan na ang ating ninuno na si Adan at si Eva, Adam at Hawa, ay dumanas ng buhay sa paraiso na walang paghihirap, bagkus ito ay puro sarap. No? Subhanallah. Ang kipa ng marami sa atin na kung di lamang daw sana sumaway, hindi lamang sana daw lumabag ang ating ninunong mag-ama, sabi natin mag-asawa, na si Adam at Hawa, si Eva at si Adam o si Adan, ay sana umano ayon sa kanila, tulad ng tanong kapatid, dapat nandito pa rin tayo o nasa loob pa rin tayo ng paraiso, puro lamang sarap at wala nang paghihirap. Subhanallah, hindi na natin kailangan pang magtrabaho, mag-apply kung saan, no? Pumasok sa trabaho, umuwi, subhanallah, sumakay ng jeep, no? mag-time out ng ating card, subhanallah, o kaya mag-scan ng ating ID papasok sa eskwela o sa trabaho. Subhanallah, puro na lang sana tayo sarap kung hindi umano sumuway ang ating magulang o mga magulang na si Adam at Hawa. Tanong pa muli ng marami sa atin, bakit ba nilikhapan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay sa mundo? Subhanallah, lalalangin niya si Adam, no? Tapos si Hawa, no? Tapos sinayaan niyang dumanas ng sarap sa paraiso, tapos palalabasin, at tayo naman kanyang mga lahi ay dumadanas ng hirap. It makes sense. Oo nga naman, no? Kaya sagutin natin.
Subhanallah. Tayo ay nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para lamang pahirapan dito sa mundo. Tunay po mga kapatid sa Islam, lalaki man o babae, na nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang buhay natin sa ibabaw ng mundo, na ito ay basta wala lamang, hindi tayo naniniwala sa ganito. No? Nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang buhay natin sa mundo na ito ay mayroong dahilan. Na ito ay mayroong dakilang layunin. No? Tayo nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah, dahil tayo ay walang imang dahilan para tayo pagsubukan. Ano ang ating katiwayan? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'udhu billahi minasyaitanir rajim, alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tandaan mo ito kapatid, itong bersikulo na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasabi, ang kataas-taasan, ang siyang lumalang ng kamatayan at buhay, upang pagsubukan tayo, kayo, sila, tayong lahat, kung sino sa atin ang may mahusay na gawain. Ganoon naman pala. Kaya nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang buhay dito sa mundong ibabaw para pagsubukan kung sino sa atin ang may mahusay na gawain. At ayon kay Imam Sa'd rahimahullah, uli sabihin natin, siya ang guro ni Sheikh Salih al-Taymi, habagan nawa sila, pareho ni Allah, na sinabi sa bersikulo na kung saan tinayak sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nilalang niya ang kamatayan at buhay dahil sa bagay na ito ay kanyang tinakda na kapag may buhay, may katapusan, may kamatayan. No? Ayon kay Imam Sa'd rahimahullah, no? Subhanallah, na kung saan tinuturo sa atin ang bersikulong ito na wala talagang forever sa mundong ibabaw. Ito po ang bataya mga kapatid ko sa Islam, lalaki man o babae, no? Na walang immortal, no? Na walang immortal, sino man sa atin, wala sa atin ang mag-aangkin na kaya niyang mabuhay everlasting dito sa mundong ibabaw. Tunay po, no? Tunay po na sa kabilang o kabilang sa buhay na tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, ang malagot ang iyong hininga. No? Na tayo ay mamatay kabilang to sa mga takdir o tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang forever po, ang everlasting, dun lang yung sa kabila. Dun lamang siya sa kabila. Ang tanong nga lamang natin, ang natitirang tanong lamang, forever ka saan? Forever ka ba sa nar o forever ka sa paraiso? Forever ka ba sa apoy o forever ka sa Jannah? Napakalaking tanong. Walang ibang makakasagot dito, ano sabihin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ganun din ito ay magbabase sa inyong mga sarili. Wayadwillah. Bilang sagot natin, no? Tayo ay kumuha ng bersikulo sa Quran muli para sa tanong ng kapatid, no? Sabi ni kapatid na bakit daw nilalang ang buhay sa mundo, no? Pinasulpot si Adam alayhi salam, si Hawa radiyallahu anha, ang ating unang mga magulang na buhay sa dunya, nabuhay sa paraiso, sila ay nagpakasarap. Pagkatapos pinalabas, tayo naman ang sumulpot sa dunya at tayo nagpakahirap. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sagot. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Upang tayo pagsubukan sino sa atin ang may mahusay na gawain. At tayo muli kay Imam Sa'd rahimahullah, sa bagay na ito tinuturo sa atin na dito sa mundong ibabaw, hindi to paramihan ng gawa. No? Hindi yung kusino yung maraming gawa. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." No, tayo sinubukan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sino sa atin ang may mahusay na gawain, magkaiba ho yung aktaro amala at saka ahsanu amala. Magkaiba yung maraming gawain at mahusay na gawain. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahusay na gawain. Kaya po sa eskwela ng Islam, pagka tiyak-tiyakin natin na sa ating gagawin o ating mga gagawin, tiyakin natin na ito ay mahusay. Sabi natin, paano ba natin malalaman na ito ay mahusay? Pinaliwanag din ito sa atin ni Sheikh Salih al-Taymi, rahimahullahu ta'ala, sa ayan na pagkakasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahsanu amala. Sabi niya na ito ay magiging ahsanu amala kung ito ay pumasok sa dalawang kondisyon. Pumasok saan? Sa dalawang kondisyon. Ano po ang dalawang kondisyon na ito? Sinabi sa atin ni Sheikh Salih al-Taymi, kailangan yung ating gagawin para masabi mo na ito ay mahusay. Kailangan ito ay gagawin para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ikhlasu lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Nagagawin yung bagay na yun para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang ating katibayan? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano? Na wakada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Na hindi nagtakda si Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban na lamang na siya ay sambahin at ito ay ang ikhlas. No? Na ito ay dapat hindi tayo maglalagay ng kanyang kaparis. Subhanallah. Pangalawa na kailangan ito ay mutaba at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gagawin yung bagay una para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ito ay naaayon sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tiyakin nyo. Kaya para ulit-ulit nating sinasabi sa ating bidaya panimula, no? Wa asdaqal hadithu kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kailangan tiyakin natin sa ating bagay na gagawin para ito'y maging asan o amala. Ang pangalawang kondisyon, kailangan ito'y ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga natin, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalati finnar wa yadu billah. Dahil lahat ng mga imbe-imbento, dahil ito ang pinakamasamang bagay sa relyong ito, at lahat ng imbe-imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw, yuhulog ni Allah sa apoy ng impyerno na ilayo tayo ni Allah patungkol dito. At ito ang dalawang kondisyon. No? Kaya sabi natin, ang katibayan doon, na sinabi ni ng ating butihin Sheikh Rahimahullah para doon sa pangalawang kondisyon na kailangan pagsunod sa propeta, sinabi natin, pagkatkan alakum pi Rasulullah, uswatun hasana, at sinabi pa ni Allah tabarak wa ta'ala sa ibang ayah, fakuntun tuhibbuna Allah patabi'uni, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Kaya isa sa mga bagay na obligado sa atin ang pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ito ay papasok doon sa dalawang kondisyon na ito, ay papasok ito sa asan o amala ayon sa ating butihin Sheikh Rahimahullahu wa ta'ala. Inshallah, putulin natin, dugtungin natin mamaya. Inshallah, pagsala natin maghrib. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.